September 15, 2022, Huwebes, nang dumating sa Ben Gurion Airport ng Israel ang 500 aduma o reed heifer mula sa mga evangelical o Christian ranch farmer ng Texas. Bahagi ito sa ginagawang paghahanda ng mga rabbis ng Temple Institute sa muling pagtatayo ng sinasabing The Third Temple. Ang tanong, handa na rin kaya ang Antikristo upang umupo sa nasabing templo ayon sa nakasulat sa propesya? May 14, 1948, nang makabalik ang Israel sa kanilang lupain at idiniklara bilang isang estado at kinilala naman ito ng Pangulo ng Estados Unidos na si Harry Truman bilang isang estado. 20 taon mula noon ay nagsimula na silang bumuo ng isang hukbo na naglalayon sa pagtatayong muli sa nawasak na templo noong 70 AD kagagawan ng mga Romanong sundalo. Hanggang nabuo ang tinatawag nilang Makun HaMikdash o Temple Institute noong 1987 upang pag-aralan ang mga bagay patungkol sa mga aktibidad sa loob ng naunang templong nawasak. Sa kasalukuyan ay merong higit 500 lalaking galing sa lahi ni Levi ang tinuturuan ng mga guro o rabbi para sa mga gawaing ritual sa loob ng templo. Handa na rin ang mga sacred worship vessels, priestly garments, silver trumpets at iba pang mga musical instrument para sa gagawing ritual sa loob ng templo. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang matagal nang inaabangang reed heifer. Ito ay isang uri ng baka na kulay pula tulad ng sinasabi ng Panginoon kay Moses sa Book of Numbers chapter 19 verse number 1 and verse number 2. Sabi, sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita na pumili ng isang mapula-pulang tumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa napagtrabaho kahit kailan. Ito'y dadalhin nila sa inyo. So yun po mga kapatid, ang hinahanap ng Panginoon na uri ng baka. Upang ialay at sunugin sa labas ng templo, kukunin ang dugo at ang abo nito para gamitin sa gagawing ritual sa loob ng templo. Mga kapatid, alam niyo ba na 2 beses na merong inihandang reed heifer ang Temple Institute? Una, noong 1997 at pangalawa ay noong 2002, 20 taon na ang nakalipas. Ngunit, bigo sila dahil noong ito ay sinuri ng mga rabbi ay hindi ito suitable tulad ng sinabi ng Panginoon kina Moses at Aaron. Subalit, noong nakaraang linggo lamang ay dumating na ang matagal nang hinihintay na rasa ng baka, ang reed heifer. Ibig sabihin, kumpleto na ang mga gamit at handang-handa na ang Temple Institute sa pagbubukas ng bagong templo. Kaya lang, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagsisimula ang paggawa ng bagong pangatlong templo ng Jerusalem. Ito ay dahil sa problema ng jurisdiction o agawan ng mismong lugar kung saan pinaniniwala ang tinatayuan ng nakaraang templo. Nasa ngayon ay nakatayo rin ang bantog na Dome of the Rock na pinamamahalaan ng mga Palestinian Authority ayon sa isang Israeli major at Christian ambassador, Amer Serpati. Ibig sabihin, hanggang sa ngayon ay malabo pang maitayo ang sinasabing Third Temple sa nasabing lokasyon. Maliban na lang kung ilipat ito sa ibang lugar dahil alam naman nating hindi basta-basta isusuko ng mga Palestinian Authority ang nasabing lugar, lalo na't nandoon ang kanilang kinikilalang third holiest site of worship, ang Al-Aqsa Mosque. Kaya marami ngayon ang nagtataka kung bakit minabadali ng Temple Institute ang mga gamit para sa templo gayong wala pa naman ang templo.
May mga nagsasabing baka raw sa Abu Dhabi gagamitin ito sa kanilang sinasabing headquarter ng The Abrahamic Family House. Meron namang nagsasabing sa City of David kung saan nasa kabilang lokasyon dapat itatayo ang Third Temple. Ngunit, mas maraming naniniwala na sa Mount Moriah dapat itatayo ang Third Temple kasi naniniwala silang ito ang totoong lokasyon ng dating templo. Kailangan lang nila ng isang taong mamagitan upang papayagan silang makapasok at itayo ang nasabing templo sa mismong lugar kung saan kinatatayuan din ng Dome of the Rock. At dahil sa naturang sitwasyon, ay pinaniniwalaan din ng mga nagbabantay ng mga pangyayari sa huling mga araw bago pa man darating ang ating Panginoong Hesus na ito na raw ang tamang panahon upang lalabas ang Antikristo upang mamagitan sa dalawang kampo para maitayong muli ang Third Temple kasi sinasabi rin ng propesya na doon siya uupo at magpakilalang siya ang Diyos pagdating ng takdang panahon. Yan ay nakasulat sa 2 Thessalonians chapter 2 verse number 4. Ang sabi, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Kaya pinaniniwalaan sa pamamagitan lamang ng Antikristo, maitayo ang Third Temple kasi siya rin naman ang uupo doon. Kaya kung titignan natin ang sitwasyon ngayon ay tila umaayon lahat ng mga nangyayari sa mga sinasabi ng Biblia. Kasi imposible po talagang maitayo ang templo sa nasabing lugar maliban na lang kung may isang taong mamagitan sa dalawang kampo upang pagkasunduin kung saan ang Antikristo lang ang may taglaying kapangyarihang makagawa noon ayon sa Revelation chapter 13 at sa Daniel chapter 9 verse number 27. Kaya mga kapatid, unti-unti na nating nararamdaman ang paglabas ng Antikristo. Kung titignan natin ang mga nangyayari sa ating mundo ngayon, tulad ng One World Government at Cashless Society, ay talagang posible nang ma-realize o magkatotoo ang mga yon ayon sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Kaya sana po, mga kapatid, maging mapagmatsyag po tayo at huwag tayong panghihinaan ng loob. Laging magdarasal, laging maging aktibo sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na ngayong nakikita na nating malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus dyan sa Himpapawid. Kasi ako po ay naniniwalang tayo ay kukunin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdagit upang iligtas tayo sa bangis at sa kamay ng Antikristo. Kaya't purihin po ang ating Panginoong Hesus at napakabuti niya sa atin. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo walis ay sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin nyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.